sexual innuendos. Ay, naku, kung minsan, mga hangap siya, lumalabas. And we do get complaints about this. Ngayon, dahil kay Pope Francis, natutunan na ng tao yung bukabularing pulpit abuse na pinalaganap din ni Juan, no? Ni Archbishop Saul. So now people would say, is my parish priest abusing the pulpit? And you'll be surprised, some of the complaints about the parish priests are not about the relationship, are not about money, but about abuse of the pulpit. Ay, minsan meron kami isang pare, nagkakasalo. Tapos nung, ang sabi niya, nasaan ang parents ng babaeng kinakasal? Tumayo po sila. Walang tumayo. Pagkatapos, hindi, nagbubulong-bulongan yung mga tao sa likod. Nainis yata itong pare. Ang sabi niya, wala ba dyan? Wala ba dyan yung magulang ng babaeng to? Bakit kailangan ko pang hanapin? Tapos maya-maya, merong lumapit. Tumayo siya, lalapit dun sa pare. Eh, andiyan ka pala, hindi ka sumasagot. Umalis ka dito. Umalis ka dito. Nag-report yung ali dun sa pare sa bishop. Ang sabi niya, kaya po ako hindi tumatayo. Eh, itong batang to, adopted po namin. Hindi po po talagang anak. So, nagdalawang loob ako nung sinabing nasaan yung nanay o magulang ng batang to. So, na-put on the spot po ako, hindi ako makatayo agad. Kaya po, bumulong-bulong pa ako dun sa tabi, dapat ba akong tumayo? Eh, nagalit po siya. Tabo niya ako sa simbahan. Are we capable of that? Yes! Kung minsan, bad mood na bad mood tayo, hindi natin alam ang lumalabas sa bibig natin. It's the abuse of the pulpit. Sometimes we're guilty of this. You can imagine that person, you know, the wounds, the scar, you know? Mabuti hindi ito umiwalag sa atin yun. Kausapin mo yung mga iba nag-iiglesia, may mga kwento. May ginagawa kayong research, why would a Catholic drop from the Catholic Church? Ano lang? Questions lang. Anong nangyari? Bakit? The most common thing is, may sakit ang nanay ko, namatay ang lola ko, sinigawan ako ng pare, namumumpisan ako, sinermo na ako. Ganun. Hindi ko naramdaman yung parang take care. Maganda pag-isipan, fathers. I understand that you are preparing for your pastoral assembly. Well, yung gospel proclamation, siguro kaya tayo nanawagan ng new evangelization, ay dahil medyo, at some point, nagkaroon ng ibang connotation. An evangelizer for countries like China, India, Vietnam can mean a foreign intruder with an agenda. Alam niyo ba, I was supposed to deliver a paper in Bangalore dun sa occasion ng celebration ng 50 years of Vatican II at ang assigned sa akin, the Iverpo. Nag-apply ako ng visa at humingi muna ako ng invitation letter kung sa nag-i-invite. Dala ko yung invitation letter, nag-apply ako ng visa, nag-check ba naman ako? Indian Embassy. Nasama na loob ko, sabi ko, pang-bihira itong mga Indians na so, dito sa Pilipinas. Welcome na welcome sila. Left and right, naglipa na yung mga nagpa-5-6 na Rams, India. Tapos, magtutok lang, hindi ka mabigyan lang. Parang sama na loob. Nakausap ko yung isang Indian friend ko na dati kong classmate. Ang sabi niya, eh, kasalanan mo eh, sabi niya. Why did you bring an invitation letter?
You should just have gone to the embassy and said, I want to see India. You have to tell them that you are going to participate in a conference, eh, mayroon pa siyang new evangelization thing, ek-ek doon sa invitation, sabi niya. The Indians are paranoid about evangelizers. Ang evangelist sa kanila yung mga evangelicals at Pentecostals. Bakit ganyan ang reaksyon nila? Because the possible agenda can be political, ideological, economic, anything but religious or spiritual. And I think we talk about new evangelization to distinguish from an old evangelization. We're celebrating 500 years of Christianity. Sabi ko na yan, di ba? We're also celebrating 500 years of colonialism. The background would be 500 years of colonial history which we share with Argentina. The sword and the cross. Evangelization coming with colonization. Hindi natin sinasabi na yung mga missionaries who came here came to colonize. I'm sure they came with the best of intentions. I'm sure they came properly motivated with the gospel. Pero iisang sinakyan din ng galiyon. They came with the colonizers. And in many ways, they justified colonization. Mabuti na lang, every now and then, in history, nagkaroon ng mga tipong Bartolome de las Casas who went directly against the conquistadores and made a stand against slave trade and the abuse of the natives. May ganyan. Because many missionaries were really properly motivated by the gospel. But they happened to live within the circumstances where the politics was colonial politics. And they had to deal with it. But we have to admit that a lot of religious capitulated to colonial politics. And became really consciously instruments. History had to be rewritten from the from another perspective, because in general it's written from the perspective of the powers that be. And when Pope Francis invites us to go to those in the margins, diba favorite niya yan, to go out to the peripheries, to the margins of society, he's also inviting us to look at the world from the perspective of those in the peripheries. History from the underside of history. That's why the newness that Pope Francis wants to restore in the Church's mission of evangelization is joy. Which is exactly what Jesus did for first century Judaism and what St. Francis of Assisi did for medieval Christianity. I will stop here now and we'll go to our holy hour. And this afternoon, ito yung gusto kong i-present sa inyo. What Jesus did for first century Judaism and his approach to evangelization. How Jesus proclaimed the gospel. And then we'll go very quickly also into Francis of Assisi. Why he was also very effective in proclaiming the gospel. We will now move to the chapel prayer.